What's up sa inyo mga kasapi? Ako na naman po yung muli nagbabalik. And sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa ng photo light box. Disclaimer lang po mga kasapi, ang idea na to ay hindi ko po pag-aari dahil marami na pong gumawa ng tutorial video nito sa YouTube. And pag nag-research kayo sa Google ay marami kayong makikita na design na iba't ibang klase. So ang dahilan lang po bakit ako gumawa nito, dahil naka-lockdown tayo ngayon at more on bahay lang yung shoot ko at hindi na ako tumatanggap ng mga client shoot sa labas dahil medyo risky siya. So dahil nagre-review ako ng mga product ay talagang kailangan ko siya. So ang unang bagay na kakailanganin nyo dito ay syempre yung box. Kung meron na kayo sa bahay ay mas maganda dahil makakatipid kayo. Pero may advantage din pag bago yung binili nyo dahil matigas pa yung kahon. So yung sa akin ay nabili ko siya sa National Bookstore. Pagpunta namin doon ay sakto maraming stocks nila. Kaya kumuha na agad ako. At ang next ko naman na binili ay yung kartolina na may iba't ibang klaseng kulay. Ang pinaka-importante na hindi nyo dapat ma-miss na bilhin ay yung kulay white and black dahil yun lang yung madalas nyo magagamit sa product shoot. Ang next naman na kakailanganin nyo ay shower curtain. So yung sa akin ay nabili ko siya sa Ace Hardware and sakto may isa pang natira doon na plain white na shower curtain. Ang bilhin nyo ay yung talagang puti siya na hindi siya warm yung kulay dahil pag warm yung binili nyo, yun yung magre-reflect doon sa ilaw at hindi siya maganda. So next na kakailanganin nyo ay syempre yung cutter, gunting, duct tape, and glue. Ang pinakaunang gagawin nyo sa box ay lalagyan nyo muna ng duct tape yung pinaka-base niya para hindi siya bumuka. Then after nun ay tatanggalin nyo yung mga takip niya. Cutter yung ginamit ko doon para mas malinis tingnan. After nyo matanggal yung existing na takip niya ay ikakat nyo na ng pa-square yung tatlong side ng box na paglalagyan ng shower curtain. Make sure lang na tama yung sukat nyo sa tatlong side ng box para pag binutasan nyo ay pantay-pantay sila ng sukat. After nyo naman nagawa yon, ay mas maganda kung lalagyan nyo ng brace yung magkabilaan na side and yung ibabaw ng box. Dahil lalambot yon pag tinanggal nyo na yung tatlong square na binutas nyo. Dikit nyo lang siya gamit ang glue. Depende na sa inyo yon kung gano'ng kakapal yung brace na ilalagay nyo. Then after nun, pwede nyo na ikabit yung shower curtain. So ang purpose po ng shower curtain ay para mas smooth niya po yung ilaw na tumatama dun sa subject. So last na ilalagay nyo is yung backdrop niya. So depende sa inyo yon kung anong kulay yung ilalagay nyo. So tatlo ang ilaw na pwede nyo ilagay dyan. Yung light po ay hindi nyo na po pwedeng ma-DIY yon. Talagang bibilhin nyo siya. Gamit ang DIY photo light box na yan, ay pwede na kayong makapag-shoot. Kung meron kayong binebenta or kayo ay nagba-buy and sell or nag-online selling, pwede kayong maglagay ng item dyan na yun nga lang medyo maliit lang siya. And pwede nyong picturean at yun post nyo siya sa social media nyo. Ayan, kung saan nyo siya binebenta. Sobrang laking tulong din niya dahil diba, makakatipid ka talaga dahil DIY lang siya. Magagamit nyo rin po yan sa video kung kayo ay katulad ko na nag-re-review ng product. Kailangan nyo nga lang ng turntable na yung umiikot. Lalagay nyo siya dyan sa loob ng softbox or ng lightbox. Yun, iikot yun at yun, pwede nyo kunan ng video. So, hindi lang po camera yung pwede nyo gamitin para mag-shoot sa photo lightbox na yan. At marami na ngayon gumagamit ng phone lang, nagpa-product photography. Depende lang po yan kung paano nyo siya imamaximize. So, yung mga phone ngayon ay magaganda rin yung quality. Kaya talagang lumalaban na rin sila sa DSLR. Pinakauna ko pong product shoot dyan is yung drinks. Yan, so ginawan ko siya ng sample lang, actually nagpa-practice pa lang ako, pero kayo na humusga sa ginawa kong output. Ayan, papakita ko sa screen. Yan yung mga output na shinot ko gamit yung DIY photo light box. Nag-ilaw ako ng tatlo dyan. So first time ko lang po mag-product shoot gamit itong photo light box. So yun lang, sana may natutunan ulit kayo sa ibinahagi ko sa inyo. And sana ma-apply nyo rin to sa sarili nyo. Kung nagbabala kayong bumili ng photo light box and pwede naman siyang gawing DIY, diba? Malaki pa yung matitipid nyo. At magagawa nyo pa siya ng sarili nyong design. Sa mga nakaabot pala dito ay maraming salamat sa panonood. Huwag nyong kalimutan mag-comment and subscribe kung nagustuhan nyo lang naman yung video. At kung gusto mo pang mapanood yung mga ganitong klaseng content, ay click mo lang yung subscribe button and turn yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ko. So yun lang mga kasapi, kita kasi na lang ulit tayo sa next video and that's all. Alam!